kung titignan niyo yung filmography ko, parang siguro mapapatanong kayo bakit ako. Kasi di ba, five yung name ko sa romance, rom-com, mga Petersian romance. Pero hindi alam ng karamihan, at home talaga ako sa mga ganitong genre. Bilang 90s kid na lumaki sa anime, mahilig din ako sa comics. Yung romance po, it was me trying to survive the industry. Kasi yun po yung mabenta, tama po ba? And through that, I've learned to love the genre din naman, yung romance. Pero hindi po kasi talaga ako original na director itong bagong peryo ko. May nagdaan pa na dalawa. Pero nung hindi matuloy-tuloy, and nagkaroon ng chance na sabihin ni Boss Vic, bigay mo sa akin yung project. I'll do my best. And yan po, napunta po sa akin. So pressure po sa akin kasi, kung halimbawa, hindi siya mag-succeed, baka iba ka sa akin ni Boss Vic sa romance. Kasi dun yung mga blockbuster hits ko. Pero at the same time, kapag na-prove ko po personally through this film na kaya kong hawakan yung ganitong genre, sana magtuloy-tuloy pa yung mga ganitong classic project para sa akin. Para hindi lang boxed sa romance. Yun po yung personal state ko. Siya po si Mateo, pasensya mo po. Ako, sobrang na-progression ako dyan, no? Sa totoo lang, like One Direction, many factors coming into this, no? Many factors. Alam po natin yung pangalan Pindu ko, napakabigat yan, no? And like One Direct said kanina, people will question, bakit Direct Paul? Also, bakit Mateo? I came into this knowing na talagang malalim na Tagalog ang gagawin namin dito. Matinding mga fight scenes, kumbaga. At matinding dramahan, ganito, tito, no? So sabi ko talaga sa ating producer, si Miss Ninia, sabi ko, Ma'am, I want to be prepared before I step on the set. Not just physically, but also acting-wise. So I personally requested Tita Ruby Ruiz to be my acting coach. So nag-training po kami mga 3-4 weeks bago mag-pumunta sa set, reading lang. Kasi sabi ko, gusto ko talaga, handa tayo bago tayo pumasok. So I did that and going inside the film, you know, si Direk sobrang precise po siya eh. Good, like what he said just now, he really knows what he wants eh. Pati sa mga fight scenes, sabi ng, naalala ko pa yung linya mo, Direk eh. Sabi ng fight director, fight choreographer si Erwin, sabi ko, dapat dito pa. Sabi ni Direk, guys, alam ko na yung mga shots ko, na-envision ko na lahat. Please, huwag na natin dagdagan. Sinabi ko ba yun? Parang ganun. So he's stitched everything together in his head already. It was very, very impressive. It was very enlightening to see, very inspiring to see. So para sa akin, going back to your question, kung nagpa-pressure ako, box office or movie, I think my main goal is to create a beautiful film that represents Filipino culture. It makes the whole world see how rich of culture we have in our country. From folklore to albularyo to Filipino martial arts to how we do things in the Philippines. So that's my main goal. Na mapalabas tayo sa pelikula na ma-enjoy ng mga kabataan, ng mga kababayan natin na, uy, Pinoy yan. So, kung ano man, pagkatapos nun, bonus na po yan. Yeah. Maraming salamat. Okay, very well said. Kanina sabi mo, why Mateo? But after seeing the trailer, no, dapat lang naman na Mateo itong penduko. So, congrats and good luck sa inyo. Back to you, MJ. Thank you, sir.